Hello everyone, your Cleany Dog Mom is back together, of course, with our girls, Clover and Mama. Ayan, naghihintay na sila. Bakit? Kasi po tayo ay gagawa ng kanilang breakfast for today. Parang cooking show lang. Pero, kaya po sila naghihintay doon kasi nga it's time for their breakfast. So gusto namin i-share ano ba yung process namin sa pagpe-prepare. So first, of course, nire-ready natin yung bowls nila. And then, what I do is, ilalagyan ko din yan ng hot water. Para bang binabandian ko lang siya for 30 seconds. Pasensya na kayo, we're using the pot of our coffee maker kasi kalilipat lang namin. Naiwan namin yung aming initan ng water. So, ayan. I will be leaving it for about 30 seconds. And kaya ko yan ginagawa, para bang sobrang OC ko. Kasi gusto ko talaga na malinis yung kanilang bowl. Pero, to also let you know, na ginagamitan ko din kasi yung bowl nila ng pet dishwashing liquid. So, hindi ako gumagamit nung usual na ginagamit natin for tao. Kasi nga, baka may mga ginagamit dito na hindi safe for pets. After 30 seconds, imimix-mix ko lang yan. Alam niyo yung parang sa mga bote ng mga bata, diba, pag binabandian natin, yung mga feeding bottles ng mga babies. Alam niyo naman ang dogs natin, forever babies eh. Ayan. And then after, buksan natin yung kanilang airtight container ng kanilang dog food. I'm sure alam niyo na kung ano yung dog food nila. That is the Nature's Protection Superior Care for White Dogs. Tumunog yung coffee maker. So, ang ginagawa ko is I only give them 4 teaspoons in the morning. Kasi maliit lang naman si Clover tsaka si Momo. So, tag 4 sila. Binibilang ko din talaga kasi nga ayoko silang tumaba masyado. And we only give them the Nature's Protection as breakfast. Ito yung kanilang breakfast. Pero isara na natin yung kanilang airtight container. Yan. Nagmumuni-muni while waiting for her breakfast. Ang bait naman, di lumalabas, no? Meron kasing maliit na bark na galing sa kapitbahay. Ayan. And then after, kumalagay sa bowls, lalagyan ko na naman ng mainit na water for about 30 seconds lang din para lumambot yung kanilang kibbles. Yung ibang dogs, diretso na yan eh, pero nakasanayan na kasi namin. So yun na talagang ginagawa namin. Imimix ko lang yan. And to let you know, hindi naman nakakabawas to ng lasa or pag feeding natin salty yung kanilang kibbles. Sabi ni Dr. Jello of Zootopia, hindi naman daw yan talaga nakakabawas kung ano yung ginamit na ingredients dun sa kibbles. Ginagawa ko lang ito kasi parang lumalambot siya. And sabi kasi nila, gusto ng dogs natin yung parang siniserve natin na warm din yung kanilang food. Kaya ko siya ginagawa para parang mainit din yung kanilang breakfast. And after that, gusto ko din i-share sa inyo na yung ginagamit namin are all dedicated only for them. So, hindi ko to ginagamit sa ibang bagay. Sa food lang nila. I-drain ko siya. Para matanggal yung excess water. Tapos babalik lang natin sa bowl. Naglalambing na si Clover sa daddy niya. Gutom na yata siya. Ganun din yung gagawin natin dito sa isa. I-drain lang din natin. As pet parents, may iba-iba naman tayong process eh. Kung ano ba yung ginagawa natin. So this process na sinishare namin sa inyo is our process. Sariling process namin siya. Kasi alam ko na lahat tayo, nakakuha na tayo ng sarili-sarili nating paraan kung paano ba natin pakakainin yung ating mga anak na apat ang paa. After that, lalagyan ko lang din ng VCO. Yung VCO nila, regular VCO lang naman siya.
hindi din ako masyadong gumagamit ng fur pets. May mga lumalabas kasi na fur pets. And this BCO naman can be found in supermarkets and drugstores. So, isasara lang din natin siya. And then, i-mix lang din natin. Para ma-absorb na yung PCO. After that, lalagyan lang natin ng konting turmeric. Yung iba, konti lang talaga maglagay ng turmeric kasi nga parang may spice. Pero since sanay naman na sila clover and moma. And this one is their moringa powder. Minsan mas marami kay clover kasi siya talaga yung mahilig sa moringa. And then, recently, nilalagyan ko nitong Dr. Sheba Happy Tummy. This is for probiotics. Meron itong 3 billion good bacteria para ma-rebalance yung bad bacteria sa gut nila. Nakalagay dito, may serving naman siya kung ilan ba yung pwede ninyong ibigay. So, for small dogs, since clover and mom are small dogs, up to 6 treats daw in a day. Pero, we notice na tumataba yung dalawa. So, ang ginagawa ko, nahaluan ko lang ng isa. Nag-isa sila. And to tell you, kahit na ganyan, nabawasan yung kanilang pagpupolik. Medyo mahilig kasi magpolik si Clover eh. And then of course, to help naman would be for their immune system, nilalagyan ko din itong Dr. Sheba Pro Immune. These are functional dog treats. Kaya nakakatuwa kasi treats na siya. Tapos, masustansya pa siya, kumbaga useful and helpful talaga sa health nila. Ayan. So after that, imimix lang natin. Imimix ko lang yung food nila bago natin iserve. Tapos dito na rin sila sa may kitchen actually kakain. And so, as you can see, tignan nyo, naghihintay na yung girls kasi alam na lang kakain na sila. So, tara, pakainin na natin. Mama! Like what I said, our babies are forever babies. Kaya, ayan. Clover, sit down ka. Ay, forever baby kasi hinahandfed ko yan siya. And then, in this area, nandito na rin yung drinking bowl nila. From Oli Bowls. Lahat ng bowls nila is actually from Oli Bowls. Even their mat. Si Clover po ay forever hand-fed. Tignan nyo, magla-lie down yan. Lie down ka. So, if you are noticing na sa floor sila kumakain, this is their dedicated area. And every day, dinidisinfect namin yan. We got this. Ito yung ginagamit namin. Danolite. This is from Bark Street. Napanalunan namin to from Bishon and Friends Playdate. And definitely, bibili kami ulit. Kasi nga, ang sarap lang nung amoy niya. Tapos, very nakakalinis naman siya. Kaya kumpante rin kami na dito sila sa floor kumakain. Kasi before we serve their food, pinupunasan ko muna yung area. And then, patutuyuin ko muna. Ayan. So, enjoy muna ni Clover and Mama yung kanilang breakfast. And then, later on, we will also share naman kung paano namin pine-prepare yung kanilang food for their dinner. Okay, so this time naman, it's time for us to make their dinner. Ano ba yung una namin ginagawa? Siyempre, kunin natin yung ingredients sa fridge. So, nandito siya. This is their stock of chicken. So, I buy chicken breast mga around for 6 days, ganyan. Tapos, nilalagay ko lang siya dito sa may part na hindi siya masyadong magyayelo. Para madali ko siyang maluto. And then, meron pa tayong natira dito na liver. Kasama na rin natin. Okay. So, of course, ito na yung chicken. Hugasan natin siya. Dahil nga doon siya sa part na hindi masyadong nagyayelo. Madali siyang palambutin. Uy, masyadong madami.
So, dalawa lang naman yung chicken na kailangan natin. Balik natin. Kasama pa yung skin, pero kapag napakuluan na yan, mawawala na yung skin. Lasan nyo lang maigi para walang mga anything. Para ko lang din nagluluto ng lunch mo or ng dinner mo. Ang kaibahan lang, wala siyang seasoning. So, ayan na. Since nahugasan na natin, nalagyan na rin natin ng water yung pot, papakuluan na natin siya. For about 20 minutes, malambot na yan. 15 to 20 minutes. Sinaan lang natin yung apoy. Dapat slow cook daw yung mga food kung hindi pa tayo nagsiserve ng raw. And iwan muna natin siya para kumulo siya. So while pinapakuluan natin siya, i-ready na natin yung ibang gagamitin natin, yung veggies. Ang gagamitin lang natin today would be sayote. Binabalot ko siya para hindi siya madaling masira ng tissue. Pwede rin naman sa plastic or used na jaryo, pwede din yan para hindi agad mabulok yung veggies niyo. So ayan. Ang gagamitin natin today would be sayote and carrot. So, balatan lang natin yung sayote. Usually, tag dalawang hiwa lang sila. Kasi maliit lang naman yung mga dogs natin eh. So, mabilis mo lang siyang magagawa. Yung 20 minutes na pinapakulo mo yung chicken, tapos mo na rin hiwain yung veggies. Yung sobrang sanay naman na si Clover and Mama sa gulay. After mga 15 to 20 minutes, pwede yun ang isama yung veggies. Usually kapag sinasamahan ko ng carrot, mas maaga kong nilalagay yung carrot kasi mas matagal yung lumambot eh. Pero ang kalabasa, mabilis lang siya lumambot at saka yung sayote. Yan, hintayin lang din natin ulit siya mga around 15 minutes pa ulit. Ito yung maganda talaga kasi nga fresh. Kitang-kita mo na nagkakaroon siya ng natural oil. Ayan, malambot na yung gulay. Papatayin na natin. So, ayan, pinatayin na natin. Pasok natin kasi kailangan natin tong palamigin. Papalamigin natin siya sa may hangin. Tingnan niyo yung girls. Hintay ng hintay. Ayan. Mga 10 minutes lang malamig na yan. Tingnan mo. Alam nila na food nila yan. So, the fresher the food na ipe-prepare, mas healthy daw yun. Kaya talaga namang nag-decide na rin kami na daily na namin lulutuin yung kanilang dinner. Okay, so napalamig na natin siya. Nabandian ko na rin yung bowl katulad ng ginawa ko kanina sa breakfast. So, ipe-prepare na natin. If gusto nyo malaman breast part yung ginagamit ko na chicken, tapos hihimayin natin siya. Tapos sabi ko nga kanina may liver pa na natira. Hindi ko sila pinapakain ng liver ng tag-isa na buo. Kasi masyado yung mataas in protein. So hinahati ko lang. And then, of course, yung gulay natin. Tag-apat yung, ay tag-dalawa lang pala. Dahil mas malaki. Tinatansya ko lang din naman yung proportions ng serving. Ayan, so, hihimayin na natin siya. Medyo mainit pa. Tanggalin nyo yung balat, ha. Ayan, tanggalin nyo yung balat. Tapos, hihimayin na natin. Ninit-nitin pala, ninit-nitin. Kung alam nyo yung nininit-nit, yung ginagawang maliliit yung chicken. Or hinihimay, siguro yun yung pinakamadaling maintindihan. Yan, so nahimay na natin pati yung gulay. Imi-mix lang natin siya. At ba natin hinihimay kasi syempre kailangan natin tanggalin yung mga buto ng chicken. Dahil hindi pwedeng kumain yung mga dogs natin. Yan. Tapos, lalagyan ulit natin ng turmeric. And then, moringa. Sinasamahan ko din pala to usually kung nakita niyo yung mga previous video namin. Nang malunggay, naubusan lang kami today. Pero same lang din siya kung paano nyo siya pakukuluan. Pwede nyo rin lagyan ng carrots para mas masustansya din.
Ayan, fresh food talaga ang kailangan i-serve natin sa ating mga dogs, pero preference pa rin naman natin kung ano yung gusto nyo. Katulad namin, pag morning, kibble sila. Kasi nga, specific yun for white dogs, yung kanilang breakfast. Ayan, dinner is served. And the girls are waiting. Excited na sila. Kapag ganitong fresh food at may chicken, hindi mo kailangan subuan si Clover. Kumakain siya ng pusa. Lalo na si Mama. Alam ko na hindi lahat ng dogs kumakain ng gulay, pero practice lang din, para lang din siyang training. Makakasanayan din nila at matatanggap din nila na kakain sila ng gulay. That's it. Yun yung ating breakfast and dinner for Clover and Mama. Hopefully, may natutunan kayo kung paano ba yung paggawa ng fresh food. And then, of course, yung kibbles, ano ba yung pwede yung ilagay para mas maging masustansya siya. That's all from us. This has been your Clingy Dog Mom. See you in our next video. Bye, everyone! Sarap ng kain.